Hi guys! Welcome back to my channel! And for today's video, ay magkakaroon tayo ng What's in my hospital bag? Ayan, so hindi ko to nagawa dati dahil hindi pa ako vlogger nun. So, hindi ko nagawa kay Mavi. Pero, nakapag-organize naman ako kahit papaano ng mga gamit ni Mavi dati. Ngayon, kay Viela ko lahat nagagawa. Una yung maternity shoot, ayan, baby shower, simpleng gender reveal. So ngayon ay magkakaroon tayo ng what's in my hospital bag. And ayan, I'm 37 weeks na. So di natin masabi kung this week or next week. So nabili ko lang to sa online, itong baby chick. Ayan siya. Meron siyang, itong baby chick is baby bag. Baby bag talaga siya. Ang nakalagay dito ay, ito, meron akong pouch. 4 charger and power bank. Ayan. So, bumili ako ng ganito. So, para may lagayan. And lagayan ko na din to nung DJI camera ko, yung maliit. So, magdadala kasi ako ng maliit na camera. So, gusto ko i-vlog kasi nga, ayun yung mga hindi ko nagawa kay Mavi. Wala kami masyadong documentary kay Mavi. So, kumbaga, parang ang documentary na namin kay Mavi, simula nung nailabas na siya bilang itlog hanggang ngayon. Ito, charger. Ito, cotton. So, ayan. So, ganito lang kadami yung cotton ko. Pero, parang kulang pa. So, kailangan ko pa magbitbit ng cotton. Ito, bigay ito sa akin ng Corinne, itong baby stuff cleaner. Ayan, so magdadala, dinala ko to kasi nga, syempre, para sa mga bote-bote. Ayan, safe cleaner for baby stings. Ayan, spray, wait, wipe, and play. So, pwede dito ang bottle, toys, socks, bib, pacifier, and block. So, thank you Corinne sa bigay niyong ganito. And ito naman from Tiny Buds, itong Ori. Parang white noise siya. Ayan, itong Ori, ayan. Tatry natin kung effective kay Biela itong mga ganito. Ayan, next is, ito, hindi mo mawawala. So, nagdala din ako sa kanya ng thermometer and pulse oximeter. Ayan, so kahit sa hospital kami, syempre kailangan ko din naman magdala. Para sure na sure. Ayan, mga thermometer. So, hindi lang yan, meron pa akong isang thermometer. So, ito naman. Itong baby oil niya. Baby oil. Yan. So, bigay lang to ng Johnson's. And itong Cetaphil. Ayan, yung Cetaphil. Ito kasi, since birth si Mabit, ito talaga yung gamit ko, Cetaphil. So, ayan, meron. Dala ko ng safeguard. Ayan, no? Pang hand wash. Ayan. Tapos, itong kit ni Biela. Nabili ko to ng baby fair. Pagbukas mo sa kanya, ganito siya, guys. Ayan. Chinen! O, diba? May nail cutter. May suklay, meron pang sipon. Ayan, ewan ko anong gamit nitong gunting. Tapos itong brush. Ayan, oh, cute. So next, meron din akong iba't ibang klase ng wipes. So ito, ayan, water wipes siya. So nagdala din ako ng disinfecting wipes. Ayan. And ito, newborn dry cotton wipes. Ito yung parang tissue lang. Dry siya, as in dry wipes talaga siya. So ito, try natin siya dito. Ayan, can be used with warm water to clean newborn babies. Ayan ang sinasabi dito. So guys, ayan nga. So meron akong biniling wood plaque. Ay, parang baby milestone wood plaque. Ayan nyo. Plaque. Basta ayan, dito siya. 1 day old hanggang 1 year old. Ayan. So ganito yung itsura niya. Ayan, itsura niya. So, tinatamad akong pumunta dun para kunin kasi ang hirap na akong maglakad. So, ito ay galing sa Handcrafted Box Shop. Ayan, ito yung itsura niya. Ito, linagay nila yung Alona Viela. O, di ba? So, dadaling ko din to kasi para pag na lumabas na siya, picture namin siya ni Dada. Kasi si Daddy, sabi ni Daddy, pipicture niya daw lahat ng mga kaganapan doon sa loob ng aming kwarto kay Biela. So, ayan. Ayan, thank you Ate Josel. So, sa mga gustong magpagawa, ayan. So, dadaling ko din to dito. So, buti na ano ko. Daling ko talaga siya kasi gusto ko magdala ng ganito. So, ito. Next naman, meron na akong biniling baby feeding box. Ito. Ayan siya. Only at Shopee. So, ayan. Makikita nyo sa loob. Ayan, oh. Dito nakalagay yung mga breast pump.
and mga baby bottles ko in case na hindi siya marunong mag-latch sa akin, hindi pa siya marunong. So, ito yung ginagamit ko. Ganito kaliit lang. Ewan ko ba? Parang mas okay sila kaysa dun sa mga malalaki. Ayan. So, ito yung aking haka. So, bumili ako ng haka. Ito ang pinakakailangan ko, mga inay. So, ito ang pinakakailangan ko, itong haka. So, from, ito po ay from Milk and Honey. So, nabili ko to sa Milk and Honey. Itong 100% silicone haka. So, ganyan siya. So, meron akong tips sa inyo mga mommies. Nakita ko lang din siya sa TikTok. So, sabi nila, pag maglalagay ka daw ng nipples mo sa haka, ganito daw. Para kumapit. Tapos, pa ganyan. Pa ganon. So, ito ang pinaka kailangan ko kay Mabi dati. Pero wala ako. So, ngayon, ginawa ko, bumili ako, tapos nagpadala din ulit si Milk and Honey ng isa pang haka para sa akin. So, dati kasi pag nagpapadede ako kay Mabi, di naman, malakas akong magatas dati, pero hindi man ako nakakapag-ipon. Pero, saan nasasayang? Nasasayang yung isa. Kasi, pag pinapadede ko siya dito, tumutulo dito. So, ang mangyayari niyan, nag-delik lang yung ano ko. Pag nagpapadede ako kay Mabi, kay Viela ngayon, pero nang naka... ang tabay. May sumasala dun sa isang suso ko. So, ayan. Itong manual breast pump. Itong manual breast pump ay dun sa Milk and Honey ko din nabili. Ganto lang din siya. Ito yung ano niya, chupon niya. Ayan yung baby bottle. Ayan. So, ito yung baby bottle niya. Tapos, pwede mong tanggalin mo lang to. And magiging manual breast pump na siya. So, ganun-ganyan. Pero mas alam nyo, mas okay to kasi nag-manual breast pump ako kay Mabi. And talagang mas lumabas yung aking gatas. Pero nagbumili din ako ng electric breast pump. Ayan. So ito, ayan ang binili ko. So may kasama siyang cup. Sa Milk and Honey ko lang din siya nabili. Online lang din. And ito, ang brand dito is Tommy TP or Top. Basta Tommy TP yung nakalagay dito. Tapos may kasama siyang cup. Tapos meron akong binili dito. Ito ay the Ins Gen 2 Breast Pump. Kaya siya Ins kasi inside, invisible, and in the moment. Ang sabi dito. Wearable, cordless, and mobile. Bakit cordless? Dahil ganito siya. Nabili ko siya. Dahil natuwa ako. Ako kasi gusto ko din unlilatch si Viela sa akin. Pero, di natin masabi kung ano pwedeng mangyari. Pero, gusto ko mag-mix feeding para makaalis-alis naman ako. So, ito siya. Ganito siya, guys. Ganito siya gumagana. Ayan. Sinisip-sip niya yung ano ko, suso ko. Pwedeng... ayun o, mas... basta na ano yung suso mo dito. Ganito siya. Pasok mo lang siya dito. Ayan. Ganyan. Ganyan. At ayan na. Ganyan na siya. Ganyan na siya. Ganyan na siya, oh. Oh, diba? So, kapag na may kung gusto mo mong nag-aalaga, kaso tumutuloy yung sa suso mo, ayan lang siya. Breast pump lang siya, guys, na cordless. Ganun siya nag-work. Next, ito. Itong suot ko ay nursing bra. O, di ba? Ang ganda. Ayan. Ganyan lang siya. Ayan. Tatanggal lang siya. So, ngayon, ganito na yung ginagamit ko. Kasi kapag gumagamit ako ng mga bra-bra or wala akong support sa aking bubelya, sumasakit na yung dito ko. Ayan, ito. May dala akong ganito. Ayan ang ano ko, kabuuan. And, syempre, meron tayong dalang breast milk storage bags in case mas maganda na yung may dala. Ito, lactation massager. Ayan. Pang massage ng boobs. Ayan. From Yuha. So, binili ko din to. Dito sponsored ha. Talagang binili ko kasi nga yun yung mga parang feeling kong kailangan ko. And syempre, itong breast pads from Tommy TP. Ayan. Kasama siya nito. Kasama siya nito. Nito. Nito, nito, ayan, kasama siya, magkakasama sila. So, yun lang, and syempre, meron din akong dalang bottle cleanser, in case, ayan, itong cradle, ayan, to dala ko to, dahil ito, since birth, ito na gamit ko kay Mabi, itong cradle, ayan.
So, meron pala akong hindi naibanggit. Naririnig nyo si Mabi. Ayaw niyang maligo. So, ito siya. Ayan siya. Pwede dito sa boobs. Kung nagli-leak or kung may gagawin ka man, tapos tumitigas na yung boobs mo, ayan o. Ganito siya. So, lalagay mo lang din siya dito. Lagay mo lang din siya dyan. And ayun na. Ganyan siya. Diba? Hindi halata. Kung may tumutulo man sa'yo, hindi halata. Ayan. So, next naman natin gagawin ay... Ito na. Dito na tayo sa luggage. So, guys, meron din akong dalang ito. Kahit hindi naman kailangan, dadalin ko na itong health card namin. So, ang aming health card ay Pacific Ross. Ayan. Ayan. So, ready naman na kahit papaano. Ready naman na kami. So, si Bella na lang talaga ang inaantay dahil ang baby namin. So, ayan yung wala ang bagay-bagay. Talaga ang inaantay namin ang aming baby girl. And all done! Done na tayo sa isang bag ng mga essentials and everything. So, next natin ay itong malaking luggage namin, ni Viela. So, dito sa aming luggage ay... So, ito, linigyan ko na to ng label dahil para kay Dada, in case na alam nyo na kung mangyari or hindi ako makagalaw, naka-label na lahat ang mga kagamitan namin. So, nag-impake ako ng good for 7 days. Pero nagdala pa rin ako ng extra clothes. So, dito nakalagay ang mga damit Biela. Ayan, sa bag organizer. Ayan. So, pag open mo ng bag organizer, ay andito yung mga 7 sets of Biela's clothes. So, ito, nakalagay lang siya sa Ziploc. Nakalagay, linagay ko lang siya sa Ziploc, guys. And linagyan ko siya ng buong pangalan na Alona Viela Iligan Velasquez. Ayan, ah. Ayan siya. So, dito ay andito yung mittens, socks, waddle. Ayan, ha, ay mga bonnet. Ayan, dyan nakalagay. So, ito, from love to dream. Ayan, magagamit ko na yung kanilang swaddle. Thank you so much, love to dream. And sa Bao Bay PH. Ayan, so, ito ang kanilang mga padala. So, ito naman, bumili lang ako nitong Ziploc na to kasi mas mura and parang mas maganda siya. Ayan, para hindi naman ako sobrang... Dapat bibiling ko yung silicone kaso namahalan ako. So, parang hindi ko naman siya need. So, hindi ko naman siya binili. So, nag-ziplock ako. Ayan. So, ayan, linigyan ko na siya ng label na Alona Viela. Pero ma'am, i-explain ko pa rin to kay Dada. So, ito, meron siyang 7 sets of clothes. So, next, ayan. So, nalagyan ko na nga ng label yung kanyang mga ano. So, dito ko nalinagay sa organizing box. Ay, sa organizing bag. Para hindi na malito ng malito si Dada and yung mag-aalaga kay Viela na asan yung mga damit niya? Pipili na lang sila dito. Pipili na lang sila kung anong damit ni Viela ang susuotin. So, ayan. So, next naman ay ito, nagdala din ako ng extra clothes. Nilagay ko na din na extra clothes, extra mittens, extra bonnet, extra panjama, extra kimono set. Ayan, so, dito ko nalinagay lahat ng mga extra. Kahit na meron akong 7-pack na na-impake kay Biela, parang naglagay pa rin ako ng extra Ziploc na may mga damit para... Alam nyo na, kasi baka mamaya sa sobrang aligaga dahil umiiyak, hindi na mabasa eh. So, ayan o, dito, extra clothes, ayan, nakalagay. Tapos dito, nagbumili din ako ng isa pang Ziploc for swaddle. So, meron mga swaddle, extra swaddle. Ayan, ito ang extra swaddle ko. Naka-Ziploc lang din yan, guys. Tapos, dito, nakalagay yung kanyang birth cloth or lampin. Ayan, Ziploc lang din yan lahat. So, ito ang ginagamit kong lampin kay Biela at kay Mabi ay yung infant. Since birth si Mabi, infant ang ginagamit ko sa kanyang lampin. Kahit di mo siya naglalampin, burp cloth lang. Dahil ang lambot sa katawan, malambot sa mukha, hindi siya nakaka... Pag pinunas mo yung mamumula na mag-scratch, hindi. So, kaya subok na subok ko ang infant na lampin. Sobrang ganda. Sobrang ganda and ang lambot niya. So, next naman natin ay itong mga towel.
ayan, meron siyang towel, extra towel. So, dinala ko siya ng tatlong towel in case na maihian or what. Ayan, meron. Tapos, dinala ko din siya ng blanket. Ayan yung mga blanket niya. Ayan. So, tapos na tayo kay Biela. So, next naman natin ay ang aking mga kagamitan. So, ayan, naayos na siya. Ito guys, nalabhan na to, na-plancha na, lahat-lahat. Kaya hindi ko na masyado binubuksan. So, pinapakita ko na lang sa inyo. So, ready na talaga kami at 37 weeks. Talagang si Biela na lang talagang inihintay. Nakapang-organize bag din ako. Itong mga travel organizer ko na bag. Ayan. So, dito, kasi parang mas okay kasi na nakaganto yung mga gamit mo sa luggage. Para in case, no, kunyari dito nakalagay yung towel and all, yung mga pang-bath essentials mo, towel, kung ano ma, mga panty-panty, ganyan. So, dito, nakalagay ang mga towel ko. Diyan, meron akong bathrobe na dala, towel, tapos yung parang cup towel. Basta, parang ganun. So, yun nga. So, may dala akong ganito. So, nadala din ako nito, itong mga... So, feminine pads, itong Charmy. So, doon nagdala ko nito, itong isang menstrual pants. And ito namang, next ko naman na dinala is itong maternity cottony soft cover na pads. Ayan siya. So, ito naman from Buds and Blossom, binadala nila ako nitong reusable breast relief donut. So, pwede to sa hot and cold. So, kunwari, medyo matigas ang aking boobs, ganyan. Ayan, so ilalagay mo lang yan dyan. Painitan mo. Ayan. Kung ang akin namang kipay ay masakit o ano man, pwede ko siyang ilagay sa cold at itapal dito. Ganon. So, thank you so much, Buds and Blossoms. So, next naman natin ay ito. Kay Biela to. Nagdala ko nito. Parang ano siya. In case na paliguan or may kailangan sa mga baby bottles or sa mga breast pump ko. Ayan, para kung may patuyuan. Ayan, nagdala din ako nito. So, ito naman, next naman natin. Isa pang travel organizer bag. Pero ito na yung kabuuan ng mga damit ko. Pantulog, ayan. Pakalagay na dito. So, ayun nga. Ito, may mga nursing bra and all ako. Mga panjama. Ayan. So, ganun lang naman ang makadala ko dito. Ganun lang naman. So far. Siya. So, yun nga, guys. Ako ay ready na. Kung ako ay i-ire o hindi. Yan. Malalaman ko pala na CS ako this week lang din. Kasi nga, i-check yung aking CS car ulit. Kung ako ay CS or normal. But, gusto ko ng normal. Gusto ko ng normal. Kasi, hiwain na naman ako. Ayoko na. Ayoko na talaga. Pero baka ang kinakatakot ko naman, eh, mangyari na naman kay Mabi. Nahirapan po kasi ako kay Mabi mga anak. So, nag-labor kasi ako kay Mabi ng matindi. Tapos, hindi naman siya lumabas. So, yun nga. Pag sabi sa akin ng doktor, is may nakapulupot sa kanya na puso. Nakapulupot sa kanya yung kanyang umbilical cord. So, kaya hindi siya bumababa. Nag-stuck kami ng 6cm. Plus, akala ko, nagpupo siya sa loob ng tiyan ko dahil ang lumalabas na sa tiyan ko, guys, ang lumalabas na tubig na ay parang kulay pupo na. Ayan. So, kay Biela, hindi pa namin alam. Pero, nagdi-decision na kami ni Junie. Dahil, syempre, kailangan na mag-usap mag-asawa. Dahil, syempre, buhay ko ang para kasing pag mga nga naka buhay mo yung naka ano eh nasa, para nasa hukay na naman yung paa ng mga babae. Actually mga babae talaga yung mahihirapan sa panganak dito. Tapos yung mga lalaki dyan luluko-luko lang, kapal ng mukha. Tapos yung magpakasarap, ganyan-ganyan gagawin mo. Galit na galit. So ayan. So, next naman natin ay ang aking mga bath essentials and everything. Ayan. So, dito ko siya nilagay sa gantong bag. Ayan. So, nandito ang nakapaloob ay, ayan, dry shampoo. So, sabi nga kasi nila bawal maligo, pero sabi naman ng doktor, pwede naman. So, depende na lang talaga kung maniniwala ka sa mga pamahiin, di ba? So, meron akong dry shampoo. Pero meron din akong mga dalang shampoo talaga. Shampoo, conditioner, lotion, and all. Ayan siya. Conditioner. Ayan, conditioner. And
body wash. Ayan, so nakalagay na lang siya dito para space saver. Hindi ko na kailangan dalhin ang mga kagawitan ko na like yung mga lalaki kong shampoo, dye, mga ganyan. Ito, feminine wash. Itong ginagamit ko, itong Gynae Pro. Ayan, ginagamit kong pang hugas ng tipay. Tapos ito din, itong Hazel. Ayan, pang spray. Basta pang spray siya sa ding, 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 ding. Tapos, ayan, skincare. Ayan, meron din akong dalang breastfeeding and pump lubrication oil from Buds and Blossoms. Madala din nila yan. And syempre, hindi mawawala ang bio oil. This is not sponsored. So, ginagamit ko itong bio oil since na mabuntis ako kay Bella. First trimester, ginamitan ko na ng bio oil yung chan ko, yung puwet ko. Pero yung puwet ko, guys, may mga stretch marks talaga siyang, kusa talaga siyang lumalabas. Unlike dito sa chan ko, hindi naman siya lumabas. Wala namang lumabas na ano. Pero dito sa puwet ko, talagang ang lala ng stretch marks. Ibig sabihin lumayan yung puwet ko. Ayan. So, ayan yung bio oil. Ayan siya. Tapos, meron din dito, bigay itong cleansing bottles. Ayan. Pang ano ata to, yung pang spray sa ano mo, parang bidet siya na ganito lang. So, panlinis na Kemmerlou. Ayan siya. So, from Buds and Blossom. So, thank you Buds and Blossom. So, yun lang naman ang meron ako, guys. Ayan, meron din ako dito natural breast and nipple wash. Ayan siya. Panlinis na ito. So, yun lang naman ang meron ko. Yun lang naman ipapakita ko sa inyo. Yun lang naman dahil first time ko, excited ako mag-vlog. Dahil first time ko nga what's in my hospital bag. Kaya excited na excited ako. So, yun lang guys. And mamaya ipapakita natin to kay Dada. Ay, meron ko pala ako hindi napapakita sa inyo. Itong aking binder. Ayan. So, bumili na din ako ng binder. Tapos, socks. Ayan, meron akong socks. And nursing cover. So, itong nursing cover, natabi pa to ni Mama Jo. Ayan, ito yung nursing cover ko kay Mabi before. Ganyan siya. So, yun lang guys. So, maraming salamat sa panonood ng aking What's in My Hospital Bag. So, siguro ang next vlog ko na ay CS or normal ba ako. So, i-share ko din yan sa inyo. And, syempre, dahil mag-December na, abangan na lang ang December vlog. So, yun lang guys. Bye! Muy bien!